We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in North Central Luzon, in the Philippines, and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. Balitang Amianan. Masantos siyang araw na bagamalam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Ako si John Punsoy. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si Jasmine Gabriel Galban. Dapat daw pong manaig ang pagkakaisa ng bawat Pilipino sa patuloy na pakikibaka sa COVID-19. Pagkakaisa na minsan nang naging susi upang makamit ang kalayaan ng bansa. Narito ang report. Pinakamakasaysayang bahagi ng bansa ang pagkamit ng kasarinlan mula sa pananakop ng mga Espanyol sa loob ng 333 taon. Ngayong 20th siglo, batid pa ba ng ating mga kababayan ang kahulugan ng Independence Day? Sa Independence Day? Di ba ang kalayaan yan, Independence Day? Oo. Tapos yung mga ano ng mga tao, sa mga away nila, basta alam ko lang, puro basta holiday, walang pasok, ganyan lang. This signifies that the Filipinos have the strength when they unite as one. Ano? Pinapakita nito na mayroon tayong lakas kapag tayo ay united para ipaglaban ang ating kasarinlan. Kung ang mga eksperto ang tatanungin, tapos na ang pakikibaka ng ating mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay para sa kasarinlan ng bansa. Sa kasalukuyan, hindi pa rin daw tayo ganap na malaya dahil sa patuloy na pakikibaka sa bangis ng COVID-19 pandemic. Hindi natin masasabi na totally we are free. May mga lugar pa rin dito sa ating bansa na hindi tayo makalabas, hindi tayo makapunta at magawa yung mga normal na nakasanayan natin. Marami ang naapektuhang kabuhayan, marami ang pinadapang Pilipino, marami ang nasawi dahil sa pandemya. Nalugmok ang negosyo ni Ditas dahil sa COVID-19 pandemic. Ramdam daw niya ang pagkalugi dahil sa matumal na bentahan. Karamihan sa ating mga kababayan na nawawalan ng trabaho, mga bata hindi nakakapasok ng normal. Tayo, lagi naka-face mask, social distancing, hindi katulad dati na lahat nagagawa mo. Ngayon, marami nang kailangan mo isaalang-alang. Hinigpitan din ng pandemya ang kalayaan ng mga namamasadang tricycle driver. Maraming bawal. Maraming dapat kailangan na sundin sa bawat sasabi ng mga gobyerno, ganyan, mga protocol. Kasabay ng pagdiriwang ng Independence Day, ang pagbibigay-pugay sa mga bayani na nagbuwis ng buhay para makamit ang kasarinlan. Pero sa makabagong henerasyon, pagkilala rin ito sa mga tinatawag na modern heroes na patuloy na nakikibaka para malabanan ang banta ng COVID-19. Pero maging ang ating mga makabagong bayani, hindi rin nakaligtas sa paglupig ng sakit. Give their eyes true respect. Sometimes nagkakaroon ng shortcomings sa mga nurses na ubusan din sila ng mga energy and patience. They have to understand our nurses. Gaya sa isang natapos ng giyera laban sa kolonyalismo, pagkakaisa at panalangin ang susi para mapagtagumpayan ang laban kontra pandemya. So kung lahat po tayo ay makikipagtulungan sa ating government na mabakunahan po natin at maging immune po sa COVID-19. So ito lamang po, no, yung ating
magagawa para po makalaya tayo sa COVID-19. Ang panalangin, naniniwala tayo na very powerful, napaka makapangyarihan. Ang panalangin kasi actually nakadepende sa Panginoong Diyos. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Joan Punsoy, Balita Amianan. Mga estudyanteng AITA sa Florida Blanca, Pampanga, gumawa ng kanilang bersyon ng indigenized Philippine flag. Tunghayan sa report. Ipinamalas ng mga estudyante mula Florida Blanca, Pampanga ang kanilang galing at pagkamalikhain sa paggawa ng sariling bersyon ng watawat ng Pilipinas na tinawag nilang indigenized Philippine flag. So naisip po namin po yung mga kailangan po namin na resources dito po sa Nabuklod na which is na nakikita po namin dito. Nire-represent niya po yung life po dito sa Nabuklod at po yung culture po nila dito sa kabundukan po. Sila po yung nagahabi ng kanilang mga sariling bahay kaya po meron na po silang skills sa paggawa po ng flag na yan. Sa tulong ng kanilang guro, ginawa ang watawat sa pamamagitan ng recycled materials at mga donasyon na pintura sa eskwelahan. Gumamit sila ng mga hinabi at pinatuyong dahon ng saging. Ang mga coconut shell naman ang ginamit sa 8 sinag ng araw at 3 bituin ng watawat. Naglagay din sila ng mga pinatuyong bulak para maiporma ang puting tatsulok ng watawat. At para sa finishing touches, kinulayan ito base sa kulay ng sagisag ng Pilipinas. I am very proud to be for us to be recognized and be appreciated with what we have shown and what we have created. We are trying to preserve it now. We are trying to put it in a safe place and we're trying to cover it so that it will last for a long time. Ang nasabing artwork ay magiging entry ng eskwelahan para sa flag making contest ng Department of Education para sa selebrasyon ng Independence Day. Trace De Leon, Balitang Amianan. Binaha ang ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City dahil sa pag-ulan. Apektado ang ilang residente at motorista. Yan ang tinutukan ni Russell Simorio live. Russell. CJ, eksakto isang linggo matapos opisyal na pumasok ang panahon ng tag-ulan, problema na ng ilan ang madalas sa pagbaha sa kanilang barangay. Bit-bit ng residenteng ito ang kanyang sapatos habang naglalakad sa kalsadang sakop ng barangay Herrero Perez, Dagupan City. Dahil sa baha, apektado rin ang mga motorista. Sa kuha ng amateur video, makikita ang pahirapang pagdaan ng mga sasakyan. Ang ilang tricycle driver naghahanap ng ibang alternatibong ruta para makaiwas sa baha. Ikot pa sa kabila, sa Rizal. Siyempre, para makatawid, makapasada, masisira naman ang motor mo pag malalim dyan. Bukod sa nagiging mabagal ang daloy ng trapiko dito sa bahaging ito ng kalsada, pahirapan din dito ang pagdaan ng mga residente na pupunta sa mga commercial establishment. Kung wala silang dalang bota, napipilitan silang lumusong sa baha. Binahari ng ilang bahagi ng AB Fernandez Avenue. Nag-iikot na mga kawanin ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga low-lying area sa lungsod ngayong tag-ulan. Samantala, may dalawang weather system na umiiral sa bansa. Kabilang dito ang namataan na LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinalalakas ng LPA ang habagat na nagdadala ng mga pag-ulan sa Luzon. Yung movement na ito kasi yung low pressure notice counterclockwise. So hagip po yung Luzon na makanyong outer winds po noon kaya nakakaroon tayo ng maula pa o makulimlim na panahon. Asahan din daw ang maulang weekend ayon sa pag-asa. Si Jay, sa pag-iikot natin sa ilang kakalsadahan dito sa lungsod ng Dagupan, maging dito sa may kinatatayuan natin sa may barangay Herrero Perez, napansin natin na humupa ng baha sa mga oras na ito. Pero batay sa rainfall forecast ng pag-asa, makakaranas ng mga pag-ulan mamayang gabi ang ilang lugar sa Eastern Pangasinan tulad ng San Quintin, San Manuel at Bayan ng Umingan. At batay pa sa forecast ng pag-asa, kumikilos na palayo sa bansa. Ito ngang namatang low pressure area sa West Philippine Sea. Si Jay. Maraming salamat, Russell Simorio. 10 bayan sa Pangasinan mahigpit na minomonitor ng PDRRMO dahil sa halos araw-araw na pag-ulan. Sundan sa report.
Halos isang linggo nang nararanasan ang pag-ulan na dulot ng habagat. 24/7 ang monitoring ng Pangasinan PDRRMO sa mga lugar na kabilang sa high-risk areas. Ito ang mga bayan na direktang apektado kapag tumataas at umaapaw ang mga major river system sa lalawigan. Every day po, constant yung communication at every day po, namo-monitor natin sila. Usan pa rin po yung ating paghahanda para ho sa safety ng bawat mamamayan sa kanilang kinasasakupan po. Isa ang linggayan sa tributaries ng Agno River. Ang halos araw-araw na pag-ulan, ramdam na ng ilang residente na nakatira sa gilid ng ilog. Unti-unti raw ang pagtaas ng level ng tubig na mas tumataas pa tuwing high tide. Nakakatakot lang dito pag may hangin kasi mataas yung alon. Ayon sa MDRRMO, 25% sa mga barangay sa bayan ang kabilang sa high-risk areas. Yung mga high-risk po sa southern barangay po natin, then meron dito sa central, along Baywalk po. So yun yung mga binabantay natin mga barangay. Sa monitoring ng PDRRMO, nasa below normal level pang lahat ng major river system sa probinsya. Pero hindi ibig sabihin nito na kailangang maging kampante. Sa katunayan, activated na ang lahat ng PDRRMO sa probinsya para mamonitor ang sitwasyon sa mga barangay sa Pangasinan. Kasama si Wilson C. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Tanggapan ng MSWD at Senior Citizens Affairs sa Calasieu, Pangasinan, isinara matapos tamaan ng COVID-19 ng ilang empleyado. Ang detalye sa ulat ni Claire Lacanilaw. Tigil operasyon muna ang tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development at Office of the Senior Citizens Affairs sa Calasieu, Pangasinan. Pansamantalang isinara ang mga tanggapan matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilan nilang empleyado. Nagsagawa na ng sanitation at disinfection sa mga tanggapan. Isarado po muna ang building ng MSWDO tapos building ng senior citizen dahil po may mga staff na nag-positive and as of today, ginagawa po yung swabbing ng mga iba pong nakasama nila sa opisina just to ensure na wala pong mas grabing sitwasyon sa bayan because of the patients na nag-positive. Ayon sa Provincial Health Office, isa ang Calasieu sa mahigpit na binabantayan ng otoridad dahil sa pagtaas ng aktibong kaso ng COVID-19 sa bayan. Ang Calasieu, ma'am, ay nasa watch list din po COVID cases. Siya po ay 27 ang cases po niyan. Pagwalo siya na binabantayan namin ngayon sa dami ng aktibo na kaso niya sa COVID. Patuloy ang contact tracing sa mga nakasalamuhan ng mga pasyente. Ako po'y humihiling pa rin po na we always do our rightful precaution. Lagi pa rin po tayo maghugas ng kamay, mag-alcohol, mag-wear ng face mask at face shield na para sigurado po natin na nandyan pa rin po yung protocols na sinusunod natin para hindi po kumalat itong sakit na ito. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Ilang tendera at mamimili na walang suot na face mask sa Mangaldan, Pangasinan, sinita ng pulisya. May exclusive report si King Guevara. Maagang nagikot kanina ang ilang kawanin ng pulisya sa loob ng Mangaldan Public Market. Pinagsisita nila mga market vendor at mamimili na hindi nakasuot ng face mask. I think warning is no longer visible kasi ever since alam naman na ng tao yan. So we are reminding our people, especially those living in Mangaldan and those who will be planning to visit this town na strictly observe the wearing of face mask. Kabilang sa nasita ang mamimili na si Sauri. Naaktuhan kasi siya ng pulisya na walang suot na face mask habang naglalakad sa loob ng palengke. Nahahapimples. Di naman po kasi wala naman na yan. Bagamat hindi na tinikitan ng PNP ang mga nahuli, pinagsabihan at binigyan na lamang sila ng face mask. Importante raw na sumunod ang lahat sa ipinapatupad na protocol dahil para rin umano ito sa kaligtasan ng bawat isa. We have established 4 quarantine checkpoint and we are conducting a random of Lansita to the 30 barangays of this municipality. Kasama si Henry Duminsil, King Guevara, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan.
Karagdagang 50,000 doses ng bakuna dumating na sa Region 1 na agad namang ipinamahagi sa mga probinsya. Sundan sa report. Sa pagdating ng mahigit 50,000 doses ng bakuna, agad itong ipinamahagi sa iba't ibang probinsya sa Region 1. Kasabay ng pagdating ng mga bakuna, ang request ng Pangasinan Provincial Health Office na dagdagan ang bilang ng mga bakuna na ipapadala sa probinsya. Nananawagan din tayo sa DOH, no, na talagang magbigay ng mas maraming alokasyon sa probinsya ng Pangasinan. Unang-una, tayo po yung gateway to the north. Ibig sabihin, dumadaan po dito yung mga kababayan natin na pupunta po dyan sa norte. So mas prone tayo o mas mataas ang risk. Tapos nang nabakunahan si Mang Gerardo at ang kanyang may bahay, pero ang tatlo niyang anak, mga magulang at mga kapatid ay hindi pa nabakunahan. Kung may sapat na bakuna siguro po, ma'am, kung pwede, lahat po na pamilya ko, kailangan may bakuna. Paliwanag ng Center for Health Development Region 1, 50% sa mga dumating na COVID-19 vaccine na punta sa Pangasinan, kabilang ang Dagupan City. Yung kanilang request ay ating pong pinag-aaralang mabuti para po meron tayong equity doon sa ating pong pag-aallocate. Yun nga lang po talaga, medyo limitado po talaga ang naibibigay sa ating region. Kaya yung ating naibibigay po ay limitado din po talaga. Sa kabuuan, 84,042 doses ng bakuna na ang naibigay sa Pangasinan, habang 25,257 doses sa lungsod ng Dagupan. Habang nasa 56,491 doses naman sa La Union, 47,255 doses sa Ilocos Norte at 61,392 sa Ilocos Sur. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. 65 na modern public utility vehicles umiikot sa Pangasinan para magsakay ng health workers at APOR. Silipin sa report ni Russell Simorio. Nakipagpulong sa Department of Transportation Secretary Artur Tugade sa mga tsuper sa Pangasinan. Tinalakay ang mga benepisyo at makikinabang sa service contracting program. 65 modern public utility vehicle na raw ang umiikot sa Pangasinan para magbigay ng libreng sakay sa mga healthcare workers at APOR o authorized person outside residence. Magiginhawan yung mga mamamayan, ganun, para hindi naman sila mahihirapan po. Opo, o sumakay. Malaking benepisyo mano sa mga tsuper ang service contracting program. Ayon sa AutoPro Pangasinan, 30 na jeepney operator at drivers ang naprobahan sa SCP na maghahatid ng libreng sakay. Sa bawat kilometro, babayaran sila ng LTFRB ng 52.50 pesos. Ito ang paghahati ang kita ng driver at operator. Ready po kami. Actually, dito sa areang Kalasyaw, Dagupan, yun po yung hinawakan ko sa Federation. At ako'y nandun mismo. So kami po ay nabigyan ng libreng sakay na 30 units. May laman o wala yung jeepney or bus, basta tumanggulan sa oras na natakda, pupunta sa lugar na natakda, bayaran po sila, may laman o wala. Pero may babala ang LTFRB sa mga tsuper na maniningil pa rin sa mga pasahero kahit benepisyaryo na ng service contracting program. So, pag sila ay nahuli, kahit sino nakahuli, LTFRB or LTO, ang tawag po doon ay violation of the terms and conditions of their franchise. So may kaukulang penalty po yun. Under the jail director, ang unang offense ay 5,000 na tumataginting. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, Balitang Amianan. Iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Hilaga at Gitnang Luzon nakiisa sa National Simultaneous Earthquake Drill. Narito ang report. Nang marinig na ang alarm sa vaccination site ng Vigan City, bawat isa nag-cover, duck and hold patungo sa open area. Pagkatapos nito, nagsagawa ng headcount at sinigurong ligtas ang lugar, saka muling pinabalik ang mga tao sa vaccination site. Bahagi ito ng National Simultaneous Earthquake Drill upang muling ipaalala sa mga tao na maging alerto at handa anumang oras. If you remember last year, we also did it sa quarantine area. So nag-evacuate kami ng mga quarantinees doon. Ngayon naman, vaccinees. Nag-evacuate kami doon sa open area. Kaisa rin ang mga kawani ng Kapitolyo ng Isabela sa National Simultaneous Earthquake Drill.
Pinangunahan nito ng kapulisan, PDRRMC, Bureau of Fire Protection at Department of Health. Mahigpit ding ipinatupad ang health protocols. Nagkaroon din ng post-evaluation sa isinagawang drill. For the last 2 years, yung drill natin is online. However, sa ating mga department heads, sa mga kanya-kanyang opisina dito sa Kapitolyo, it's up to the department heads to conduct the duck cover and hold technique. Sa Pampanga naman, itinuro ng mga miyembro ng PDRRMC ang safety precautions na dapat gawin sa panahon ng sakuna. Pero kung dati duck cover and hold lang, ngayon ay sinamahan pa ng pray. Magandang opportunity to, nasa vaccination center tayo at matuturuan natin ang mga common tao kung ano ang dapat na preparasyon, lalong-lalo na pag merong earthquake. No? For safety purposes, para maging handa po every time na may earthquake. Matatanda na noong April 2019, tumama ang 6.1 magnitude earthquake sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama na ang probinsya ng Pampanga. Ivy Hernando, Balitang Amianan. Malayang pangarap. Ayaw mo ng pag-ibig? Hindi. Makakapag-antay kasi yan ate. Wow ha? Malayang umibig o malayang mangarap? Malayang umibig. Bakit naman sir? Kasi mas masarap magmahal pag walang hadlang. Ay! Mangarap ma'am. Ha? Mangarap. Bakit? Mangarap tayo na maging mayaman. Ano mas pipiliin mo, malayang umibig o malayang mangarap? Malayang mangarap po, kasi yung pangarap ko po, nasa harapan ko na. Oh, how sweet! Siya yung pag-ibig ko. Wow, ha? Malayang mangarap, sapagkat sa iyong pangarap, pwede mong makikita ang iyong tunay na pag-ibig. Sabay niyong kukunin ang inyong happiness, at pag nakuha niyo yung happiness niyo, makukontento kayo sa isa't isa, at doon niyo makikita ang meaning ng inyong pagsasama. Malayang mangarap. Dahil malaya po tayong mangarap, marami tayong matutupad na pangarap. Ang pag-ibig nandyan lang yan. Pag-ibig nating lahat. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Mga kapuso, pumalo na sa 174,789,379 ang kaso ng COVID-19 sa buong mundo ayon sa Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center. Nasa 1,300,349 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, kabilang ang 6,686 na bagong kaso. May 197,109 COVID-19 cases sa North Central Luzon. Paggamit ng solar panels, paano nga ba nakatutulong upang maibsan ang malaking konsumo sa kuryente? Ating alamin sa ulat ni Ivy Hernando. Ngayong nagsisitaasan ang konsumo at singil sa kuryente dahil na rin sa dumaraming appliances, ang ilan nahihikayat na sa paggamit ng solar panel. Isa sa 7 taon nang gumagamit ng solar panel si Nazario ng Vigan City. Sa ngayon, mayroon na siyang 18 solar panels na may kapasidad na 2,200 watts. Kumokonekta pa rin daw siya sa commercial power kung mahina ang harvest o na-generate na enerhiya ng kanyang solar panel. Pag may araw, ginakargahan mo yung baterya mo. Kumbaga, chinacharge mo siya. Tapos pag full charge na siya, doon parang pang backup mo lang siya, pang emergency mo lang siya. Sa dami ng kanilang appliances, dati umaabot sa 2,500 pesos ang kanilang electric bill. Pero ngayon, 500 piso na lang. Ayon sa electric cooperative, may tinatawag na off-grid gaya ng ginagawa ni Nazario. At on-grid naman o yung net metering. Pag net metering, yung sobrang hindi mo nagagamit na generate ng solar, pwede mong ibenta sa isang co-op. Direkta itong maibabawas sa generation charge na makikita sa electric bill.
Kaya malaking tulong raw sa electric companies ang mga gumagamit ng solar panels tuwing numinipis ang supply ng kuryente dahil napupunta sa kanila ang sobrang enerhiya na naiipon ng solar panels. Ang ganda yung idea na magpa-install kayo ng mga solar kung kakayanin sa budget. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Food exploration ng mga Pilipino, mas nahasa simula nang makamit ang kalayaan ng bansa ayon sa isang historian. Sundan sa report. Malaki raw ang impluwensya ng kalayaan ng mga Pilipino sa pagtuklas ng iba't ibang pagkain. Ito yung mga pagkain pa rin na karamihan ay may influence ng mga Espanyol. Like for example, yung mga nakagisnan natin, nakasanayan natin na food like menudo, afritada, yan pati yung kare-kare na binabanggit niyo kanina, most of these have Spanish influences. Inihahaling tulad ng ilan ang kalayaan sa pagluluto ng kare-kare. Tulad ng kare-kare, malaya raw itong umusbong at nagkaroon ng iba't ibang bersyon tulad ng seafood kare-kare, bagnet kare-kare at beef kare-kare. Lalamutin lang po yung karne at malambot na. Nasa 5 minutes lang po yung cooking time. Ayun lang po siya kabilis. Simple lang po yun. Dali lang gawin. In-improve namin dahil sa kanyang special sauce. Sekreto mano sa masarap na beef kare-kare ang purong mani na ginagamit na sangkap. Pinalalambot din ng maigi ang karne ng baka. Pinag-aralan ng matagal para lang makuha yung perfect na talagang lasa ng aming kare-kare. Saka yung tamang ano niya, lapot niya po. May ilang pagkain din na tatak Pinoy tulad ng vegan empanada ng Ilocos Sur, bamboo rice cake ng Bulinaw, Pangasinan o ang tinatawag na binungay. Siyempre ang iba't ibang bangus recipe ng Dagupan City. Sa dami ng masasarap na pagkain sa Pilipinas, bakit nga ba wala tayong pambansang pagkain? Hindi, watak-watak kasi ang ating mga ano, for each region meron silang particular taste sa cuisine nila. Kaya nga, hindi makapag-agree ngayon kung ano talaga ang one dish that could unite in one taste. Pero para sa iba, may tinuturing silang pambansang pagkain na masayang pinagsasaluhan ng kanilang pamilya. Pakbet. Oh, masarap yung pakbet. Para sa mga Pilipino yan. Lagi pong niluluto ang mga pagkain ng Pilipino. Rice, adobo, manok, karne. Yan ay titinda ko. Masarap yun eh. Sa paggunita ng Araw ng Kalayaan, naway manatili raw ang pagmamahal sa bayan at pagtangkilik sa mga pamanang pagkain ng kasaysayan. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, Balitang Amianan. Mga kapuso, kakaibang opening ng NCAA Season 96 mapapanood na sa Linggo, June 30 ng 5:05 p.m. sa GTV. Bakbakan sa Taekwondo, unang masasaksihan. Narito ang report ni King Guevara. The wait is finally over. The long wait is over. Mula sa masusing pagbuo sa konsepto at programa, simula ngayong June 14, aarangkada na ang National Collegiate Athletic Association Season 96, ang pinakauna at pinakamatagal na liga sa Pilipinas. Dito matutunghayan ang galing ng mga atleta mula sa 10 kolehiyo at universidad sa Metro Manila. We are looking forward to show everyone, including our kapuso abroad, the world-class talent, our young Filipino student athletes. Pero bago ang bakbakan ng mga atleta, abangan muna sa darating na Linggo, June 13, alas 5 ng hapon sa GTV, ang kakaibang opening ceremony ng NCAA Season 96 na gaganapin sa State of the Art Studio 7 ng Jimmy Network. Paniningningin ng mga bituin ang seremonya. Makakasama rito ang host na si Khalil Ramos at Gabby Garcia. Maging ang Rise Up Stronger, The Road to NCAA Season 96 hosts na sina Martin Javier at Sofia Senyoron. It is a league that continues to provide thousands of young Filipino athletes the opportunity to achieve their dreams and become the best version of themselves. Kaya mga kapuso, sa June 14, huwag kukurap sa panonood sa bawat laro ng NCAA. Maaksyon at kapanapanabik ang bawat kompetisyon, laban kung laban, para sa karangalan. King Guevara, Balitang Amianan.
Mga kapuso, huwag kaligtaan ang malapit ng pag-arangkada ng NCAA Season 96, kaya tumutok lang sa GTV. Pero bago yan mga kapuso, mapapanood ang kakaibang opening ceremony sa darating na linggo, June 13. Sama-sama nating saksihan mga kapuso ang husay ng mga atletang Pilipino mula sa iba't ibang rehiyon. Mga atletang puno ng pangarap na nais makapag-aral habang nililinang ang talento sa sports. Oh, umaati ka bang bakbakan to ng mga atletang Pinoy, mga partner. Bangan natin yan. Mga kapuso, patuloy naman tabay sa mga mahalagang balita bukas. Sama-sama tayong manood ng GMA Regional TV Weekend News sa GTV bukas ng gabi. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si John Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Jasmine Gabriel Galban. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.